And start recording mga kalapida, welcome sa isa namang reaction video. So, press ko yung damit natin ngayon mga kalapida. Ay, gutay-gutay na ang aking kaluluwa. Pati pagkatao ko, gutay-gutay na rin. Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay dyan. Sa mabubuting ama at sa masamang ama, eh, mga ama kayo. Diba? So, pati sa mga single mom na tumatay yung ama sa lahat ng kanilang mga anak, Happy Father's Day din sa inyo. So, sa mga kalapida, kabatas, at mga kahit sino pa man kayo, kahit anong grupo kayo, eh, Happy Father's Day. Dahil father na tayong lahat. Sa mga pare, Happy Father's Day! Okay? So, ngayon, eto. Diba? Gawa tayo reaction video. Kay sa yung araw. Ito kasing mga video ni sa yung araw minsan ano eh. Hindi ko alam kung basta ang laki ng view niyo, nakakainggit. 'Di ba? Meron siyang 238,000 subscriber. Tapos 7,800 views 20 hours ago. 'Di ba? Excuse sa sarap kumain po. Ayan. Sobrang nagulat ang mga hindi naniniwalang may Diyos dahil dito, sabi nila. Eh, patutunayan natin kung totoo ba tong video na to, ha? Play muna natin. Pakinggan natin, ha? Nagising ang isang matandang babae mula sa pagkakahimlay sa kanyang kabaong habang pinaglalamayan sa bahay ng pamilya sa Ecuador. Isang sobrang nakakakulat. Ha? Napalita maaabigan ang ating sininok. Ha? Ngayon ngayon, sapagkat isang babae sa Ecuador ay nagising sa loob ng kanyang kabaong. Nagising na sobrang ikinagulat ng kanyang pamilya habang siya ay nilalamayan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Atin itong pag-chismisan, mga kaibigan. Ayan, subscribe kayo kayo sa iyong araw. Perang video sa iyong araw. Okay, thank you. Happy Father's Day na rin. Ang babae sa Ecuador ang nagising sa loob ng kanyang kabaong sa sarili niyang purol. Ang sobrang an Ecuadorian woman who was declared dead astonished her relatives when she began banging on her coffin in the middle of her wake. Diba? Inagulat ng kanyang pamilya matapos siyang ideklarang patay 2 araw na. 2 days dineklara patay. Sige, may explanation ng science dyan. Tuloy natin. Nakalipas sa isang video na pinost online, si Ben Montoya, 76 years old, ay makikita nakahiga sa kanyang kabaong habang malalim na hinahabol ang hininga. Ayon sa kanyang anak na si Gilbert Balberan, hinahampas umano ng ina ang kabaong gamit ng kaliwang kamay nito matapos ng 5 oras na burol. Tsaka pala mga kaibigan, kung nais niyo mag-donate saan, mabibibook na steps to. Salamat kaibigan sa inyong pag-suporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ayon din sa balita sa Radio Philippines, dagdag pa raw ni Gilbert. Para saan yan? Diba ito sa ospital to? Sa ospital to eh. Ako may churi ako ha. Taglit lang. Panoorin muna natin to. Na anak ni Bel Montoya ay binigyan pa niya sila ng death certificate ng Martin Icaza Public Hospital sa baybaying bayan ng Babahoyo. Kay buong akala nila ay patay na ang kanilang ina na si Bel Montoya. Base kasi raw sa Health Ministry ng Ecuador, si Montoya ay na-admit sa ospital. Base kasi raw. But Tapia's son said that after several hours at his mother's wake, the coffin began to rattle. Sa Health Ministry ng Ecuador, si Montoya ay na-admit sa ospital at hinihinalang na stroke at nagresulta naman ito sa cardiorespiratory arrest na hindi ito tumugon sa resuscitation maneuver. Kaya naman, tignan nyo yung damit, pamburol ba yan mga kalapida? Yan ba yung damit na pamburol? Paki-ano nga, paki-explain. Tuloy uli. Declare na ito, napatay ng doktor. Sa ngayon, ayon sa anak. Ayun o, tignan nyo yung damit. Ganito ba yung pamburol na damit? Duster? Tuloy uli. Gilbert ay naka-oxygen na ang kanyang ina at stable na ang tibok ng kanyang puso. Kinurot pa raw ng doktor ang kamay nito at nag-react naman ang ina. Ayon sa mga doktor ay nangangahulugan raw itong buhay. Dahil unti-unti nagre-react ang katawan ng naturang pasyente. At isa itong nakakamangha na pangyayari mga kaibigan. Na pati ang pamilya at doktor ng ina si Bel Montoya
ay namangha at nabighani at sobrang ikinatuwa ng buong kaanak ng namayapang ina na akala nila ay patay na ito. Ngunit ito pala. 76-year-old Bella Montoya Tapia. Baka mag-anak pa to nila, no Marquez. Ay, nila Oscar De La Hoya. Was declared dead after a presumptive cerebrovascular accident last week. So may isang linggo na. The Health Ministry said. Alamin pa natin. Ay buhay pa rin. Ngunit wish ko lang, sana ganito ang mga pangyayari sa mga lamay ng ating mga mahal sa buhay. Na sila ay mabubuhay muli. Di zombie yun. Pag nabuhay yun, zombie yun. Pakinggan nyo ha, mga kalapid ha. Ha? Mga pangyayari sa mga lamay ng ating mga mahal sa buhay. Ngunit wish ko kala nila ay patay na ito. Ngunit ito pala ay buhay pa rin. Ayan, pakinggan nyo. Wish ko lang. Wish niya. Ganito ang mga pangyayari sa mga lamay ng ating mga mahal sa buhay. Na sila ay mabubuhay muli. Pagka yung patay na buhay sa lamay, putya, magtatakbuhan yan. Parang yung pelikula ni Chiquito, Nabuhay si Piling. Diba? Yung mga tao nagtalunan sa mga bintana ng bahay. Okay, tuloy natin. Ngunit ito ang pangako ng ating Panginoong Diyos. So ito, dito Juan tayo. 11:95. Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Sige, tuloy natin. Pagbigyan natin. Tayo ay magalak. Sige, ito lang. Dito na lang tayo. Yung mababasa, ayan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Naniniwala ba kayo na yung namatay na yun ay sumasampalataya kay Jesus tapos nabuhay siya? May patunay ba kayong gano'n na nangyari at nabuhay yung matanda at milagro? Ito yung mga ano natin. Sa Ecuador ba pwedeng yung embalming? Pwede. So may embalming sa kanila. Ang embalming sa kanila, when body is not embalmed, ito, is not embalmed, burial must be made within 72 hours of death according to the local law. Okay? So, 72 hours, tatlong araw ba yon? 24, 48, 72. So, tatlong araw, di ba? So, ibig sabihin, dineklara na ng, ng doktor na patay yung matanda, nailamay na. So, ibig sabihin, nasa tatlong araw na yan. Pag nasa tatlong araw na yan, hindi rin sinabi dito kung ilang araw nakaburol bago kumatok, di ba? So, question mark uli yun. Diba? Question mark uli yun. At pag namatay yan, yung halimbawa, pagkamatay niya, hindi man niya ni-embalm, ilalagay sila sa freezer. Ayon sa Ecuador na law. Ayan, sa embalming. Ayan. At saka sa cremation, at saka sa maximum period of before burial. So may batas sa Ecuador na ganun. Pag hindi mo i-embalm yan, 3 days lang yan, ililibing mo na or i-cremate mo na. At pagkatapos, kung dineklara na patay yan, ilalagay yan sa freezer. Okay? So dito sa video na to, wala namang pinakita kung ilang araw siya nakaburol. Wala din pinakita na... Wala din pinakitang ang tawag dito kung inimbalsa mo ba siya o hindi. 'Di ba? Kasi kung nilagay yan sa freezer, patay na talaga yan. 'Di ba? So, yung itsura ng babaeng kumakatok, mukha bang nakaburol eh mukhang nakaduster lang. 'Di ba? Tapos may wristband pa rin. Wala na dapat 'yun. Kasi i-release na ng hospital 'yun, tatanggalin na 'yung wristband eh. Okay? So parang ito, ang tingin ko dito, ano to? Hooks. 'Di ba? Content 'yan para bumalita, maniwala 'yung mga tao, lokohin 'yung mga tao. 'Yun ang tingin ko diyan, kalokohan 'yan. Unang-una pag namatay yan, embalsamuhin 'yan. Magulat ka pag 'yun na nabuhay, wala na 'yung mga 'yung mga sinipsip na 'yung dugo, 'di ba?
Tapos biglang mabubuhay. Yan ang tawag doon, zombie. 'Di ba? Zombie na tawag doon. Tapos tatayo, mabubuhay. Hindi nakakatok 'yun. Tutulak na lang ninyo ano, tapos ganun 'yun. 'Di ba? So eto, tingin ko yung matanda ay ano, gusto nilang patayin. Gusto nilang patayin yung matanda, tapos binurol nila ay nabuhay. Akala nila patay na. Diba? So, ito is malaking hoax. Pwedeng ganun yung nangyari. Diba? Eh, syempre, na video, nakita na, booking sila. So, dinala sa hospitalized table. Papatayin nilang uli nila yan. Diba? So, yun yung ano ko dyan, yun yung take ko dyan, mga kalapid. Ano to, hoax, fake. Diba? Tapos dito sa sinasabi niya sa iyong araw, sinabi sa kanya ni Jesus, teka, balikan muna natin itong ano, gusto niya, yung wish niya. O, diba? Sa buhay, na sila ay sana, ganito ang mga pangyayari sa mga lamay ng ating mga mahal sa buhay, na sila ay mabubuhay muli. Ngunit ito, gusto niya yung mga namatay daw, mabuhay muli. Isipin mo nga kung hindi nakakatakot yun. Diba? Mga wala, halimbawa yung mga inimbalsa mo na wala na yung mga laman loob, tapos mabubuhay. 'Di ba? Ano 'yun? Sasabihin niyo milagro galing sa Diyos. Hindi ah. Hindi pa ngayon siguro yung bubuhayin ng Diyos 'yan. Hindi pa ngayon. 'Di ba? Hindi nga natin alam kung kailan eh. Oh, tapos ngayon dito, sana ganito ang mangyari. Wala puta, nakakatakot. Kalokohan 'yun, kalokohan. Hoax to hoax. Okay? So hindi ako naniniwala dito sa video na 'to. Tapos, hey, ay, Father's Day. Tuloy. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Ulitin natin. 25, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay, ang sino mang sumasambalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Bibigyan ko to ng part 2 sa video naman ni Ian Akda. Okay? Trip kong mag-ano ngayon ng religion eh. Okay? So, dito, ginawa niya itong literal, di ba? Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yung mabubuhay na yan, hindi yung namatay yung katawan mo ngayon, mabubuhay. Yun yung sinasabing muling pagkabuhay. Yung yung tutubusin na yung inyong mga utang. Di ba? So hindi to literal na yung patay bubuhayin, 'di ba? Si Jesus lang yung gumawa nung kay Lazarus. 'Di ba? Okay? So naiintindihan niyo mga kalapit daw, huwag kayo basta-basta maniniwala sa sa mga ganitong video, 'di ba? Kasi malilin lang kayo. Halimbawa, ito nagsasalita ng mga pang Jesus, tapos biglang magsasalita ng pang Jesus, tapos biglang niloloko lang pala yung mga tao. Diba? Mahirap yun. Diba? Eh, hindi natin basta-basta paniniwalaan yan. Unang-una yung video, pinakita, hindi naman yung pinakita yung nakalamay, tapos kumatok. Diba? Pinakita yung nire-resuscitate na nila, yung nire-revive na nila. Yun yung pinakita. Diba? So, hindi natin alam kung ilang na yan para paniwalaan kaagad gaano katagal. So, yun yung ko dyan, take ko dyan, mga kalapida. So, kayo kung anong take nyo dyan, pakicomment sa ilalim. At, Happy Father's Day uli sa inyong lahat. And stop recording.